ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kayayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Padre. Sa ating pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong hapong ito, patuloy tayong magdadasal para sa lahat ng mga may sakit, lalo na po yung mga nasa kanilang mga tahanan at sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB live streaming. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, tayo po ay hihiling sa Diyos bilang isang komunidad na gawaran ng kagalingan ang kanilang sakit. Pwedeng pangkatawan, pwedeng pang isip, pwedeng pang puso, pwedeng pang kaluluwa. At sa sama-sama nating pagdalangin para sa kanila, tayo din ay magdadasal para sa lahat ng mga nagpa-intensyon ngayong hapong ito sa ating banal na misa, kasabay ng ating pagdarasal at patuloy na pagdarasal, lalo na sa mga pari ng Arsidiocese ng Lipa at sa tagumpay ng Soltare Gathering na gagawin po dito sa Archdiocese simula August 21 to August 25. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang, humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan ng Ama mo, sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Siquem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at ang mga tagamalsiwa sa Israel, at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Ito ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng ilog Euphrates.
Isa sa mga ito si Tare na ama ni Abraham at ni Nakor. Sumasamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. Tinawag ko sila, si Abraham buhat sa lupaing iyon at tinilakos siya at pinatnubayan sa buong kalawakan ng Kanaan. Pinagkalooban ko siya ng maraming inanak at inapo. Naging anak niya si Isaac at naging anak naman nito si Esau at si Jacob. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Sinugo ko si Moises at si Aaron at sa tulong ng mga Himalay, pinahirapan ko ng katakot-takot ang mga Ehipsyo. Sa gayong paraan ay hinango ko kay Roon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sa dagat ng mga tambo. Hinabol sila ng mga Ehipsyo at itinaboy papunta sa dagat. Ang inyong mga ninuno'y nanalangin sa akin at pinalatag ko ang dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinauho ko sa mga ito ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo at matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreyo sa silangan ng Jordan. Binaka nila kayo at pinagtagumpayan ko kayo sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab, si Balak na anak ni Sifor, at sinugo niya si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko dininig si Balaam, sa halip pinagpala niya kayo. Sa gayon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak, tumawid ako ng Jordan at sumapit sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga Jericho at ng mga Amoreyo, Perseyo, Kananeyo, Heteyo, Hergeseyo, Heveyo at Hebuseyo. At sila'y nalupig ninyo sa tulong ko. Pinasalakay ko sa mga pukyutan ang dalawang haring Amoreyo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga bayang hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at olibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang pag-ibig na may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang pag-ibig na may kapal ay tunay na walang hanggan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Makapangyarihang higit kanino man itong Panginoon, ang kanyang pag-ibig ay mamamalaging panghabang panahon. Ang pag-ibig na may kapal ay tunay na walang hanggan. Nang mailabas na'y siya ang kasama habang nasa ilang, ang kanyang pag-ibig ay mananatili at pang walang hanggan. Pinagpapatay niya yung mga haring may kapangyarihan, ang pag-ibig niya ay mananatili at pang walang hanggan. Maging ang mga haring bantog nung una ay kanyang pinatay, ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pang walang hanggan. Ang pag-ibig na may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang lupain nila'y ipinamahagi sa kanyang hinirang. Ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili at pangwalang hanggan. Ipinamahagi niya sa Israel kanyang mga lingkod. Hindi kumukupas at mananatili ang pag-ibig ng Diyos. Nang tayo masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Ang pag-ibig na may kapal ay tunay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat.
Alleluia, 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 Alleluia. Tanggapin niyo ang salita na di sa taon nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naain ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay, nilalang sila ng may kapal lalaki at babae? At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y magiging iisa, kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Tinanong siya ng mga Pariseyo, "Bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon?" Sumagot si Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa, sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin." Sinabi ng mga alagad, "Kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa." At sumagot si Jesus, "Hindi lahat ay makatatanggap ng simulaang iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-aasawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawa ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikaunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulang ito ay tumanggap. Simulaing ito ay tumanggap nito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tuwi po akong mabibigyan ng pagkakataon para mag-interview sa mga kakasalin, lagi ko pong itinatanong ang bagay na ito. Bakit ninyo gustong magpakasal? Lagi ko pong tinatanong yan, bakit gusto ninyong magpakasal? Hindi siya template para sa akin, pero meron akong gustong marinig para siguraduhin ang kanilang desisyon ay hindi lamang mature, kundi ayon sa plano ng Diyos. Bakit? Meron kasing desisyon ang magpapakasal na hindi mature, kundi hindi ayon sa kagustuhan o plano ng Diyos according to the purpose of the sacrament that they will receive. Papaliwanag ko po kung bakit yan. Balik muna ako dun sa tanong na bakit gusto ninyong magpakasal. Tatlo ang malimit kong marinig. Ang kauna-unahan ay yung nakakalungkot na pangyayari. Hindi po ako nang huhusga. Ano po? Kinukwento ko lang kung ano yung realidad. Ano ho? Ang sasabihin ay, kasi po, buntis na po yung mapapangasawa ko eh. Nakakahiya po sa kanyang pamilya.
That is the most immature decision. For me, without being judgmental, bakit? Sapagkat supposed to be ang isang desisyon ay malaya. Ayon sa malayang pasya, no? Kung kaya lamang ang isang tao ay magdidesisyong magpakasal dahil sa consequence ng kanilang kahinaan bilang tao, kakalungkot naman ang pwedeng maging konsekwensya ng desisyon na ito. Maganda sana kung out of that immature decision, natuto at lumago ang kanilang pagmamahalan because of the support system na nagkaroon sila. But kung hindi, kita na natin kung anong magiging bunga ng isang desisyon na sa simula't simula pa ay mali ang dahilan. Ikalawa, kasi po, mahal namin ang isa't isa. Ako, napapangiti na po ako dito. Kasi meron ng pundasyon na pwedeng pagsimulan ng isang magiging magandang relasyon. Ano ho? Ang ikatlo, kapag kasama ko po siya, lagi po akong masaya. Yun ang ikatlo, no? Para pong hindi kumalay ang oras, ganun pala na kami katagal magkasama. I mean, kita nyo na kaagad na, may punla. Pero hindi po ako tumitigil sa ganung sagot. Bakit? Kasi hindi lang naman kaya magpapakasal ang isang tao at ito'y ina-address ko sa mag-asawa at saka mag-aasawa pa. At kahit din sa amin na piniling maging pari. Hindi naman kaya kami nagdesisyong maging pari at hindi kaya kayo nagdesisyong mag-asawa o magdidesisyong mag-asawa ay para lang sa kasiyahan natin. That is very selfish. Alam natin yan. Kasi ang tunay at mature at kristyanong desisyon ng pag-aasawa o ng pagpili ng isang estado ng buhay o bokasyon sa buhay, ang kauna-unahang kriteriya ay sapagkat yan ang kalooban ng Diyos. Pag ganun ang inyong conviction, stable yan. Maniwala kayo sa akin. Kahit anong pagsubok ang inyong pagdadaanan, kumbinsinong kayo ay tinawag ng Diyos, kaya niyong lampasan. That's the reason why I want to ask pa kapag ka narinig kong mahal ko po at pinasasaya niya ako. Bakit? Sapagkat yun pong pagmamahal at yung kasiyahan is relative sa pagkaunawa ng tao kung anong ibig sabihin ng happiness. Pwedeng masaya siya at mahal niya because para sa kanya, pag naibibigay ang gusto niya, yun ang ibig sabihin ng love and happiness. Ay papaano kung wala na nun? Ay papaano kung pagkatapos ng maikasal kayo, biglang nagkasakit ang inyong asawa, aalagaan nyo habang buhay? Ano ngayon ang pundasyon ng inyong pagsasama? Hihiwalay na kayo? Dahil nahihirapan kayo? Noong ilang taon ang nakakaraan, no? May isang napaka-pamosong couples na biglang nag-decide na maghihiwalay na because of infidelity. Di umano, no? Alam natin na sa standard ng Kristiyano, walang puwang ang infidelity sa buhay ng mag-asawa. At kahit naman sa buhay na o estado na pinili namin. Bakit? Sapagkat it's not only about trust issue. It's not only about trust issue. It's ultimately about the essence of your calling. Kung kayo'y naniniwalang tinawag kayo ng Diyos at kayo ay para sa isa't isa,
Hindi yan pang ngayon lang. It's not for a show. It is for life. At kasama niyan, at kaakibat ng pananagutan na yan, ay ang tinatawag na trust, fidelity, and love. Now, hindi po ibig sabihin na itong tatlong ito ay nabahidan at hindi na kayo masaya, tapos na ang inyong commitment. Kasi ang purpose po ng pag-aasawa ay hindi lamang kasiyahan ninyong dalawa. Hindi lang dahil kayo nagmamahalan, hindi lamang dahil gusto ninyo ang isa't isa, hindi lamang dahil kayo ay masaya sa isa't isa. At dito papasok ang dahilan kung bakit kayo ikinasal. Bakit kayo ikinasal sa paningin ng simbahan at sa kalooban ng Diyos? Dahil kayo ay magdadala sa simbahan ng mga anak na tuturuan yung maging Kristiyano nang sila'y mapapunta rin sa langit katulad ninyo. And that is the ultimate purpose kung bakit kayo magpapakasal. And that is beyond feelings. Kaya kahit kayo'y nahihirapan, kahit kayo'y nasasaktan, dahil may struggle kayong dalawa, huwag ninyong basta-basta isusuko ang pagtawag na yan ng Diyos. Kaya kung ang pundasyon ng inyong pagsasama ay yun lamang pagmamahal at kayo'y masaya sa isa't isa, kulang ang inyong pundasyon. Sapagkat ang matatag na pundasyon sa pagsasama ay sapagkat kayo'y tinawag ng Diyos. At yun ang sinasabi ng ating mabuting balita, mga kapatid, ngayong hapon. Ang pag-aasawa ay hindi lamang source ng happiness ninyong dalawa. Pwedeng source ng happiness, pwede ring source ng crucifixion ninyo. Ibig sabihin ba, pag kayo nahihirapan sa pag-aasawa, hindi na kayo mahal ng Diyos, hindi na kayo tinawag ng Diyos? No. Remember, you go back to your Christian identity. Ano bang identity natin bilang Kristiyano? Hindi lang ang maging masaya. Yan po ang identity natin bilang Kristiyano, ang ipako din sa krus. And today's gospel is a reminder of that reality. Kaya kung meron sa inyo na nakakaisip humiwalay sa kanyang asawa, pag-isipan nyo muna ninyo ng maigi, ng 10 beses, hindi lamang para sa inyong mga anak, kundi baka hindi nyo naunawa ang maigi, ang ibig sabihin ng Christian marriage. Ang Christian marriage ay hindi lamang para sa nagmamahalan na gustong sumaya bilang mag-asawa. Ang Christian marriage, o tinawag din po kayo upang sa pamamagitan ng pagpapamilya, makisama kayo kay Kristo, hindi lamang sa muling pagkabuhay, which is transfiguration experience, kundi rin sa krus ng kamatayan. Kaya pag kayo dumadanas ng hirap dahil sa problema sa inyong anak o sa problema sa inyong asawa, huwag ninyong basta ibibigay yan. Huwag basta-basta mag-a-apply ng divorce o mag-a-apply ng annulment. Why? Sapagkat kung kayo kumbinsidong tinawag ng Diyos, bahagi po ng purification ninyo iyan. At tatandaan ninyo that the ultimate purpose of your calling is to bring your children to Christ and teach them the life of Christ. Ano ba ang buhay ni Kristo? Ang buhay ni Kristo ay hindi lamang buhay ng muling pagkabuhay, kundi buhay din ng kamatayan sa krus. Both are essential component of our identity as a Christian. Ganon din kami, mga pari. Hindi kami pari dahil lang sa masaya ang aming buhay. Nagniningning ang aming pagkapari sa tuwing magiging katulad kami ni Kristo sa kanyang pagkapako sa krus. In the same manner na kayo
ay nagniningning ang pagiging ina at ama, hindi lamang kapag tagumpay ang inyong mga anak at ang inyong pamilya, kundi lalo't higit tagumpay ang inyong pagiging Kristiyano dahil natuturuan din nyo silang magpasan ng krus katulad ni Kristo. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin aming ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan niyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpapagay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay kiyamay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pag-ita ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Huwag mo kami ipahintulo sa tukso at iyaniya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami aja sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga
apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kaya lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Salita man ako sa wika ng mga tautanghin, kung wala kong pag-ibig, anong saysay ang aking tinig. Pamigay ko man ang lahat at ialay ko ang aking sarili, kung walang pag-ibig, anong kabutihan ito sa at magandang loob. Hindi nananagili, nagmamapuri, nagmamataas. Ang pag-ibig ay mapagkalinga, mapagtiwala, puno ng pag-asa. Mananatiling tapat kailan pama. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
hindi na nanamili, nagmamapuri, nagmamataas. Ang pag-ibig ay mapagkalinga, mapagtiwala, puno ng pag-asa. Mananatiling tapat kailan pa man. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo po ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Claygo, clean as you go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikalima, palagi po natin tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikaanim, sa Agosto 22 ay pansamantala po munang walang misa sa ganap na alas 2 ng hapon bilang daan sa Soltari event na gaganapin dito sa pambansang Dambana. Ikapito, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio sa 10 ng Setyembre ay isasagawang operasyon sa cyst o bukal at cleft lip o bingot sa pambansang Dambana sa pakipagtulungan ng UST Alumni Medical Society. Tanging 100 hanggat 150 pasyente lamang po
ang kayang operahan. Para sa mga interesado, magkakaroon ng patient screening sa darating na August 19, August 26 at September 2 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado. Magkakaroon po ng National ID Registration dito sa Pambansang Dambana sa Sabado, August 19, sa ganap na ikawalo ng umaga hanggang ikadalawa ng hapon. Ang requirement po ay isang valid ID para sa mga matatanda at birth certificate para sa mga bata. Makipag-ugnayan lang po sa opisina kung kayo ay may mga katanungan. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Yung surgery po ay libre. Free po yun. Kung kayo ay may mga kakilala na alam nyo namang walang-wala at hindi kayang makapagpa-opera dahil walang magagastos, dalhin nyo po dito o ipalista po ninyo para ma-screen namin kung sila po ay pupwedeng operahan. Ano po? Lalo na po yung mga bingot at saka po yung hindi maganda ang ka-opera. I-re-repair po nila yan. Makipag-ugnayan lang po kayo sa amin sa opisina para po maipalista at ma-check ang kanilang mga kakailanganing requirements bago po gawin ang operation na po yan. Mobile hospital po yan. Dito po dadalhin sa Pambansang Dambana ang mobile hospital at sa loob po ng mobile hospital nandun din po ang operating room. Mga 5 hanggang 10 doktor po ang mag-oopera at kasama ang mga nurses. Kaya samantalahin po natin ang pagkakataong ito na makatulong tayo sa ating mga kababayang walang kakayahang gastusan ang kanilang sarili dahil sa kanilang karamdamang bukol at saka po yung bingot. Ano po? So sana po makatulong tayo sa kanila bilang pagpaparamdam ng habag at awa ni Santo Padre Pio at ng Diyos sa kanila. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalanan yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong turanay lang ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at Siya'y ang ating tagapagligtas. Kanyang kabutihan ating isasaysay. Tayo'y magalak, Kanyang papuri ay